A blessed morning to everyone. According to Psalms chapter 47, verses 1 to 4, it says, clap your hands for joy, all peoples. Praise God with loud songs. The Lord, the Most High, is to be feared. He is a great king, ruling over all the world. He gave us victory over the peoples. He made us rule over the nations. He chose for us the land where we live, the proud possession of his people, whom he loves. For our opening hymn, let us sing, Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of his word, what a glory he sheds on our way. While we do his good will, he abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toll he does richly repay. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but his blessing we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Sumandaling manalangin. Papuri po sa iyo, Ama, sa napakagandang umaga na muli po naming nasilayan. Salamat po sa buhay na aming taglay. Salamat po sa kalakasan na iyong pinagkaloob, Ama. Samahan mo po kami sa magandang umagang ito sa aming pagsamba. Patuloy na dinggin mo po ang aming mga papuri sa iyo, ang aming panalanginan, Panginoon. Lord, gamitin mo po at hipuin, Panginoon, ang iyong anak na siyang itatayo sa aming harapan upang magdala ng mensahe ng buhay. Patuloy na gamitin mo siya mightily, Father, in Jesus' name, upang patuloy na magbigay ng kalakasan at pag-asa sa iyong mga anak. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang isang napakagandang umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ako'y nagagalak na magbahagi ng salita ng Diyos
sa atin sa umagang ito. Ito ang ating pagkaing espiritual, pagsaluhan po natin. Ang teksto na ating pagbabatayan ay atin pong matatagpuan sa aklat ng Marcos, Kabanata 11, talatang 22. At ganito po ang ating mababasa. Sumagot si Jesus, "Manalig kayo sa Diyos." Amen. Mga kapatid, ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos sa atin na kanyang mga anak. Tayo ay sumasampalataya sa Panginoon sapagkat siya'y Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Ang paglapit sa Panginoon, taglay ang pananalig, ang pananampalataya ay tunay na kinalulugdan ng Diyos. Ang sabi nga ng Biblia, "It is impossible to please God without faith." Without faith, it is impossible to please God. Tayo ay nananalig, tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Ito ang pinakamahalagang bagay na ating dapat na pagtuunan ng ating mga oras at panahon. Na habang tayo ay dumadaan sa pandemyang ito, may katiyakan na nananaig sa ating buhay ang pagtitiwala sa Panginoon. Ang pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, ay may pagpapala. Amen! Sapagkat ito ay ipinangako niya sa atin na kapag tayo ay sumasampalataya, maraming blessings na ipagkakaloob po sa atin. At nais kong magbigay lamang ng ilang mahalagang pagpapala na sa pang-araw-araw ay nararanasan po natin bunga ng ating pagtitiwala sa Diyos. Ang una, mga kapatid, the blessings of peace. Amen. Kapag tayo ay sumasampalataya sa buhay na Diyos, tayo ay nakararanas ng kapayapaan na nagmumula sa Kanya. Number one yan, mga kapatid, lalo na sa panahong ito na ang buong sangkatauhan po ay humaharap sa iba't ibang kaguluhan, iba't ibang hindi mabuting kaganapan. Naghahanap po ang tao ng kapayapaan. Alam po ninyo kung ang kapayapaan, mga kapatid, ay nabibili lamang sa tindahan, yung nagbebenta ng kapayapaan na yan ay matagal nang naging bilyonaryo. Sapagkat lahat ng tao, every one of us, want peace. Sapagkat yan ay talagang napakahalaga, mga kapatid. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Juan, Kabanata 14, talatang 27, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot." Yan ang talagang sinabi mismo, mga kapatid, ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kanyang kapayapaan ang patuloy na nararanasan ng mga taong matapat na sumasampalataya sa Kanya. Yung kapayapaan po na mula sa Panginoon, mga kapatid, ito po ay kapayapaang tunay. Hindi po ito fake peace.
Hindi po ito yung kapayapaang pagsumandali lamang, di ba? Hindi ito yung kapayapaang nararanasan mo ngayon. After a while, ito ay lumilipas na. Kaya talagang yung kapayapaan mula sa Diyos, mga kapatid, yan ay everlasting peace. Ang ating sanglibutan ngayon, itong ating mundong ginagalawan, ay nag-o-offer po ito ng iba't ibang bagay na nagdudulot ng pansamantalang kapayapaan po sa ating buhay. Kaya nga paalala sa atin ay maging mapagmatyag tayo, maging alerto tayo sapagkat baka tayo'y nahuhulog na sa kapayapaang inio-offer ng sanlibutang ito. Paalala ito sa bawat isa sa atin na ang sanlibutan ay meron din siyang kapayapaang ibinibigay sa atin. Kaya nga, di ba ang sabi ng Panginoon, ang kapayapaang ibinibigay niya ay hindi tulad ng kapayapaang inihahandog ng sanlibutang ito. Kapag tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, yung kapayapaang kaloob niya ay walang katulad. Ang kapayapaang kaloob niya ay hindi kayang maikumpara sa mga bagay sa mundong ito. Pakinggan natin ito, mga kapatid. Ang unang inio-offer, ang unang inihahandog ng sanlibutang ito na nagdadala sa atin ng kapayapaan ay ang kayamanan. Diba? Narinig niyong mabuti yan. Nagdadala ng kapayapaan ang kayamanan ng mundong ito. Sino nga ba naman ang hindi magkakaroon ng kapanatagan ng kalooban if in this time of pandemic ay meron kang assurance na malaki ang savings mo? Diba? Sino nga ba naman ang hindi papanatag ang kalooban na sa gitna ng kaguluhang nagaganap sa mundong ibabaw na ito and say ay safe and secured ka sapagkat meron kang kayamanang taglay? Sino nga ba naman ang hindi mapapanatag kung nakikita mo na maraming naghihirap ngunit ikaw ay steady, di ba? Hindi ka natitinag, hindi ka nagwo-worries sapagkat tayo ay may katiyakan na tayo ay may malaking kayamanang naipon. Subalit, mga kapatid, pinapaalala ko lamang naman ito. Kaya nga sabi natin ay ang may pandinig, makinig. Pinapaalala ng salita ng Diyos. Katotohanan na ang kapayapaang indinadala sa atin, ang kapayapaang inihahandog sa atin ng sanlibutang ito, ng kayamanang ito dito sa mundo, ay pawang temporal, mga kapatid. Pansamantala lamang. Therefore, ang kapayapaang taglay din ito ay pansamantala din. Siyempre, ang kayamanan ay pansamantala, yung inihahandog niyang assurance, yung inihahandog niyang kapanatagan sa atin ay pansamantala lamang. Alam po ninyo, marami pong nagkasakit sa panahong ito. Iba't ibang uri ng tao, magkakaiba ng antas sa lipunan. Merong mayaman, merong superyaman, merong napakayaman, mga kapatid. Meron din namang mahirap. Subalit, ang common factor ng lahat ng nagkasakit na ito, in times of sickness, mga kapatid, lahat sila ay tumawag sa Diyos. Lahat sila ay nanangan sa kapayapaang dala ni Hesukristo. Amen! Lahat ng mga tao ay nanangan
sa kapayapaang dala ng Hesukristo na ating Panginoon. Sapagkat alam ng bawat isa na tanging ang kapayapaan mula sa Diyos ang makapagbibigay ng tunay na katiyakan sa buhay nating ito. Alam ninyo, madalas kong na-share ito sa devotion man, sa Bible study, maging sa sermon, at uulitin kulit, nung ako po ay naka-assign sa Makati United Methodist Church, ang Makati po ay isa sa pinakamayamang lungsod dito sa Pilipinas. Totoo naman yan, mga kapatid. Napakatataas ng mga gusali doon, malalaking mga kondominium, talagang makikita natin yung pag-unlad. Nung ako ay naroon, ay madalas akong nakaririnig na wii, 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 wii. Ayan. Meron ng ambulansya, meron ng pulis, at mababalita na lang merong mga nagpakamatay. Merong tumalon sa napakataas na building, patay. Merong talagang nagpakamatay din. Kiniti lang sariling buhay. Kapag pinagtuunan mo naman ng pansin, makikita mo, meron namang magarang sasakyan, mamahalin. Luxury cars yan. Mayaman, maraming salapi. Ngunit, ang tanong, bakit pagpapakamatay ang naging sanhi na mawala ang kanilang buhay? Karamihan dyan, mga kapatid, ang kasagutan, hindi nila maramdaman ang tunay na kapayapaan. Yes, indeed, maraming salapi. May magagarang material na bagay. Subalit, yung tinatawag nating inner peace, yung totoo at tunay na kapayapaan, kay Hesukristo lang yan matatagpuan. Wala nang iba. Kaya, kapag tayo ay nanatiling nananalig, nagtitiwala sa ating Panginoong Hesus, may katiyakan, mga kapatid, na ang kapayapaang dala ni Hesukristo ay mararanasan natin. At kahit ano pa mang dumating na mabigat na suliranin sa ating buhay, kahit ano pa mang harapin nating kabiguan, kahit ano pa mang harapin nating dilubyo sa mundong ito, natitiyak natin na ang kapayapaan ni Hesukristo ang siyang patuloy na magbibigay sa atin ng lakas upang ito'y mapagtagumpayan natin. Matagal na akong pastol, 20 taon na, mga kapatid. Magto 21 years na, wala pa naman akong inilibing na patay na dinala ang kayamanan sa libingan. Hello, ang may pandinig ay makinig. Hindi natin madadala ang kayamanan natin sa ating libingan. Ang madadala natin ay ang kapayapaan na mula sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan natin yan at huwag natin kalilimutan. Don't put your trust on material things. It will fade. Lilipas yan. Kukupas. Put our trust in Jesus, the Prince of Peace. Ikalawa, mga kapatid, ini-offer po ng sanlibutan ito ang kapayapaan sa pamamagitan ng ating stable work. Yan, yung ating mga trabaho, mga kapatid. Isang malaking temptation sa maraming tao ang manangan sa kanilang magandang trabaho.
lubos na nagtitiwala sa security na ibinibigay ng trabaho, ng posisyon. Ayan. Alam ko, maraming nakaka-relate dyan, mga kapatid. Sino nga ba naman ang hindi mapapanatag kung ikaw ay nasa magandang posisyon? Kung ikaw ay may-ari ng isang malaking kumpanya, president, di ba? Manager, owner. Yan, dyan tayo minsan nagtitiwala, mga kapatid. Kaya lang, kapag kaya ng ating ginawa, mga kapatid, I tell you, malaking pagkakamali po yan. Malaking pagkakamali, bakit? Itong nangyari sa buong sangkatauhan na ito, mga kapatid, itong pandemic na ito ay nagbukas sa ating mga mata. Eye-opener natin yan. Na walang permanenteng bagay dito sa mundo. Totoo yan. Na hindi natin mapanghahawakan ang ating posisyon. Hindi natin mapanghahawakan yung ating mga trabaho. Kadaming nawalan ng trabaho, mga kapatid. Kadaming nagsarang mga kumpanya. Kadaming nagsara ng mga kabuhayan. At lahat ng mga tao na kasama doon, mga kapatid, lahat sila ay nanalig at nagtiwala sa Panginoong Hesukristo in the midst of their situation. Kaya mga kapatid, manangan sa ating Panginoong Diyos. Manangan kay Kristo. Manalig sa Diyos. Kaya nga yung ating teksto, napakaganda. Maikli, subalit punong-puno ng malalim na kahulugan. Sinabi ni Jesus, manalig kayo sa Diyos. Ang Panginoon mismo ang nagsabi niya. Diba? Wala tayong maididepensa sapagkat hindi sinabi ng Panginoon, manangan kayo, manalig kayo sa inyong kabuhayan, sa inyong mga trabaho, manangan kayo sa tao. Walang ganun eh. Ang tanging sinabi ng ating talata, from Jesus Christ, mga kapatid, manalig kayo sa Diyos. Manalig tayo sa Panginoon. Sapagkat sa Panginoon, tiyak, mga kapatid, ang katagumpayan. Kaya lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon, sa gitna ng pandemyang ito, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Lahat ng mga umaasa at nananangan kay Kristo, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung merong tatayo lamang dito sa harapan at magsasabi, nagtiwala ako ng tapat sa Panginoon, subalit ako ay pinabayaan niya, abay, hindi totoo yung banal na kasulatan. Hindi totoo yung sinabi ng Biblia. Na mula pagkabata hanggang sa aking pagtanda, wala akong nakita na mga tapat na lingkod ng Diyos na kanyang pinabayaan na malimos at naging hampas lupa. Kung meron lang ditong tatayo at magpapatunay niyan, aba, sinungaling itong salita ng Diyos. Subalit wala, mga kapatid. Sapagkat lahat ng nagtatapat sa pananampalataya, binubuhay ng Diyos. Lahat ng nagtatapat sa pagtitiwala sa Panginoon, ibinibigay ng Diyos ang lahat ng pangangailangan. Lahat ng nagtatapat sa pananampalataya, hindi pinagkukulang, hindi pinababayaan ng Panginoon. Napakaliwanag ng sinabi ng banal na kasulatan. Anong sabi ng banal na kasulatan? Mga kapatid, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumato kayo, di ba? At ang pinto'y bubuksan
para sa inyo. Huwag manangan sa mga bagay dito sa sanlibutan. Manalig kay Jesucristo na ating Panginoon. At ang panghuli, mga kapatid, last, ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ay nagdadala sa atin ng katiyakan, ng katugunan sa ating mga panalangin. Maraming mga pagkakataon sa salita ng Diyos, mga kapatid, dito sa Biblia, kung inyong babasahin, ang laging sinasabi ng Panginoon, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo ka. Pinagaling ka dahil ikaw ay nagtiwala. Kaya yung pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, ay nagdadala sa atin ng katiyakan na tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin. Ang Panginoong Jesus ay napakabuti po. Hindi niya ipinagkakait ang mabubuting bagay sa kanyang mga anak. Ang sabi ng banal na kasulatan, every good and perfect gift comes from God. Amen! Every good and perfect gift comes from the Lord Jesus Christ. Therefore, kapag tayo ay patuloy na nananampalataya at nananalig sa Panginoong Jesucristo, hindi niya ipagkakait ang ating mga hinihiling. Sa Biblia, mga kapatid, napakaraming magpapatunay na yung mga taong nananalig sa Panginoon ay hindi niya binibigo. Si Bartimeo, isang bulag, ang sabi niya, Jesus, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Siya'y dininig ni Jesus at siya'y pinagaling. Yung lumpo, di ba? Sa labas ng templo. Sabi ng awit, he went walking and leaping and praising God. Diba? Amen. Sapagkat hindi binigo ng Panginoon ang nananalig sa Kanya. Si Daniel, mga kapatid, inihagis sa kulungan ng mga leyon, nanalangin, dininig ng Diyos ang panalangin. Iniligtas siya sa bingit ng kamatayan. Mga kapatid, ang pananampalataya sa Diyos ay nagdadala sa atin ng tunay na kapayapaan, ng tunay na kaligtasan. Kaya ang sabi ng Panginoon, manalig tayo sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay sama-samang manalangin sa umagang ito. Patuloy na panalangin po natin ang ating bansang Pilipinas. Panalangin po natin ang ating mahal na Pangulo at lahat po na naglilingkod sa ating gobyerno. At panalangin din po natin ang nagaganap ngayon na pagbabakuna sa lahat po ng empleyado ng mga hospital at mga lalong-lalo na po yung mga health workers.
Panalangin din po natin ang lahat po ng mga simbahan sa araw na ito, lalong-lalo po yung mga church workers sa kanilang pag-sermon sa umagang ito. Panalangin po natin ang ating mga bishops, district superintendents, mga pastor, deaconies, mga missionary na naglilingkod sa iba't ibang bansa, at ganun din po ang lahat ng mga membro na ngayon po ay pumapasok na po sila sa mga simbahan. At ganun din, ipanalangin po natin ang mga ang mga annual conference ngayong buwan na ito. Panalangin din natin ang lahat ng mga pamilya na ngayon po ay mayroon pong pinagdadaanan dahil po sa crisis na ito na dala ng COVID-19. Panalangin po natin ang pinagkukunan nila ng kanilang ikinabubuhay. Panalangin din natin na tayo po ay pagpalain ng ating Panginoon ng maayos na kalusugan. Ito ang aking dalangin sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen. Patuloy tayong manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos kaming nananalig at nananampalataya sa iyo sa aming pagluloob sa umagang ito. Sa aming pong pagluhod, ay didinggin mo ang aming mga panalangin. Aming pong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na ngayon po ay humihingi ng panalangin para sa kanilang kondisyon. Ang aming mga kapatid na ito na mayroong mga panalangin, aming pong hiling sa pangalan mo, aming Panginoong Hesus, na dinggin mo ang aming panalangin para kay kapatid na Brendon Foliante. Aming dalangin, Panginoon, nagawaran mo siya ng karunungan at katalinuhan
sa kanyang pagkuha ng examination, entrance exam para sa PNPA. Gawaran mo rin, Panginoon, ng maayos at magandang kalusugan ng kanyang buong pamilya. Proteksyonan niyo sila, Panginoon, sa lahat ng uri ng karamdaman. Ilayo niyo po sila sa anumang uri ng kapahamakan. At amin ding itinataas, Panginoon, ang iyong provision ay igawad mo po sa aming kapatid na si Adela Foliante. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay tanging ikaw lang, Panginoon, ang siyang makatutugon. Kaya naman patuloy namin tinataas sa inyo ang buong sambahayan ng mga Foliante. Amin ding itinataas, Panginoon, sa inyo ang patuloy na pagkilos mo sa aming kapatid na si Mark Joseph Ginto. Hipuin mo ang kanyang buong katawan, Panginoon, at pagalingin siya sa kanyang karamdaman. Aming hinaisin, Panginoon, at ang aming hiling sa pangalan mo, aming Panginoong Hesukristo, na naway magnormal ang kanyang kreatinin. Hiling namin, Panginoon, na patuloy mo ng biyayaan na maayos na pangangatawan ng aming kapatid na ito. At sa kanyang medikasyon, hiling namin, aming Panginoong Hesukristo, na gamitin mo, Panginoon, ng mga tao, ang mga gamot, na kanya pong i-intake ang mga doktor, Panginoon, upang magkaroon ng normal at maayos na kalusugan ng aming kapatid na ito. Itinataas din namin sa iyo ang aming kapatid na si Jemabel Camarines. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Ibuhos mo ang iyong masaganang pagpapala sa kanya at sa kanyang buong sambahayan. Ang financial blessings, Panginoon, provisions, ay igawad mo sa aming kapatid na ito. Pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman, sa mga pananakit ng katawan, Panginoon, yung kanyang back pain in Jesus' name. We declare healing, Panginoon, and healing flow sa aming kapatid na ito. Tinataas din namin sa inyo si kapatid na Sosimo at P. Andres. Patuloy nawa, Panginoon, na igawad mo po sa kanya ang total recovery sa kaniyang karamdaman, bunsod ng stroke. Dalangin namin, Panginoon, ng iyong anak na ito ay patuloy mong ipanumbalik ang dating kasiglahan ng kanyang pangangatawan. Kung papaano mong pinalakad ng lumpo, Panginoon, aming idinideclare sa pangalan mo, aming Panginoong Hesukristo, na ang aming kapatid na ito ay muling magiging maayos ang kanyang pangangatawan. Tinataas namin, Panginoon, sa inyo si Zeria Andres. Gawaran mo, Panginoon, ng magandang kalusugan ng aming kapatid na ito, siya at ang kanyang buong sambahayan. Patuloy ka na kumilos sa inyong mga kapatid na ito. Gayun din, Panginoon, aming itinataas ang aming kapatid na si Ate Christy Flores. Patuloy mo, Panginoong, proteksyonan ang aming kapatid na ito bunsod sa kanyang pagiging exposed sa mga may COVID. Dalangin namin, Panginoon, na walang anumang symptoms or hindi siya, Panginoon, magkakaroon ng sakit in Jesus' name. Nawa, Panginoon, ay patuloy mo na bigyan ng maayos, magandang kalusugan, maayos na resistensya, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Gayun din ay kagalingan, Panginoon, sa kanyang pamangkin na nagka-COVID. Lord, ihipo niyo po ang iyong mapagpalang kamay. Pagalingin mo sa karamdaman ng aming kapatid na ito. Tinataas din namin sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid ni si Ate Marina at ang kanyang buong sambahayan. Healing and protection, Panginoon, para sa aming kapatid na ito na na-exposed, Panginoon, sa COVID, Panginoon. Hiling namin, Panginoon, na ang iyong mabiyayang kamay, Panginoon, ang iyong pagpapala ay igawad mo sa aming kapatid na ito upang ang maayos na kalusugan ay patuloy na
kanilang tatamuhin upang sila, Panginoon, ay hindi maapektuhan ng virus ng COVID. Dinadalangin din namin, Panginoon, ng kanilang church secretary na ngayon po, Panginoon, ay nag-positive sa COVID. Lord, pagalingin mo po ang aming kapatid na ito. Nawa, Panginoon, ay patuloy na manumbalik ang kanyang kalakasan at walang masamang mangyari, Panginoon, sa aming kapatid na ito. Lingapin mo, Panginoon, ang kanilang sambahayan at patuloy na pagalingin sa karamdaman. Tinataas din namin, Panginoon, sa inyo si kapatid na Rose Santos na nawa, Panginoon, ay makahanap ng bagong trabaho. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming kapatid na ito at matagpuan niya, Panginoon, ang akmang trabaho para sa kanya. Idako mo po siya sa mga lugar, sa mga tamang tao, Panginoon, na upang sa ganon ay magkaroon siya ng trabaho. Amin ding itinataas sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Jack Lagahit. Patuloy mo, Panginoon, na bigyan ng kaaliwan, Panginoon, comfort ang aming kapatid na ito na kung saan ay nawala, Panginoon, ang kanyang nanay. Dalangin din namin, Panginoon, na bigyan niyo sila, Panginoon, ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, gabay sa mga desisyon na kanila pong gagawin. Patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na ito. Ang tangi pong sandata na aming may pagkakaloob sa kanila ay ang sandata ng panalangin. Kaya naman, Panginoon, sumasamo po kami na sa lahat ng aming dalangin ito, iyo pong igagawad ang aming mga panalangin. Sa pangalan niyo, aming Panginoong Hesukristo, itong aming mga samo. Amen. Patuloy tayong lumapit sa Diyos. Alalahanin ang mensahe ng buhay na ating narinig, manalig at magtiwala sa Panginoon. Dakilang Diyos, patuloy po naming idinadalangin sa iyo ang kapatid na Lourdes Rivera Vides. Dalangin po namin ang kagalingan para sa kanyang skin allergy. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan, O Diyos. Huwag mo siyang pababayaan. Ang kapatid na Arnel Vides, healing from his cup, O Diyos. Sa gitna ng kanyang ubo, panalangin namin patuloy siyang maging malakas at maalis po ang kanyang ubo. Ang kapatid na Beth Reyes and Estrella Margali, we pray for them, Lord Jesus, for guidance and healing sa kanilang katawang pisikal. Ang kapatid na Althea Saclayan Torres, we pray for her, Panginoon, na sa kanyang pagbubuntis hanggang sa kanyang panganganak, huwag mo siyang pababayaan. Hawakan mo, O Diyos, ang kanyang blood pressure. Hindi po ito tumaas. Manatiling normal at mahanak siya ng may katagumpay. Ang kapatid na Marlene Biala, dinadalangin namin na sa gitna ng pandemyang ito'y makahanap siya ng magandang trabaho. At patuloy, O Diyos, ng pagpapala ng buhay ay kanyang maranasan. Si kapatid na Redelisa Garo, we pray for good health, Panginoon. Pag-iingat mo at sa kanyang pamilya ay gayon din ang aming panalangin. Ang kapatid na Elizabeth Merilio, we pray for healing from body pain,
and hypertension. Lord, let your healing power flow sa kanyang buhay, sa kanyang buong pamilya. Ang kapatid na Saul Tixon, kagalingan din po ang aming panalangin at patuloy siyang maging malakas at malusog. Ang kapatid na Ronaldo Angeles, mabilis na recovery in Jesus' name at patuloy siyang makapaglilingkod sa iyo. Ang kapatid na Zaldi Gambi, dinadalangin namin, Panginoon, ang patuloy din namang kalakasan para sa kanya. Sa gitna, Panginoon, ng kalagayan niya, ikaw ang kanyang pag-asa. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon. Ang kaligtasan ay patuloy niyang maranasan. Ang kapatid na Elsa Gutierrez, thanksgiving sapagkat siya, O Diyos, ay fully vaccinated na. Dalangin namin, Panginoon, patuloy na maging effective sa kanyang katawang pisikal ang vaccine na ito. Tulungan mo siya, Panginoon. Ang kapatid na Remedios Gole, complete healing para sa kanyang back pain, O Diyos. Ang kapatid na Pauline Tan, na ngayon ay patuloy na mag-exam, patuloy mo siyang pagkalooban ng karunungan na mula sa iyo, Ama, at maipasa niya ang exam na ito. Si kapatid, dalangin din namin, O Diyos, ang buong sambahayan ng mga Drilon sa pagpanaw ni kapatid na Joseph Drilon Jr. Dinadalangin namin ang kanyang buong pamilya. Maranasan nila ang kapayapaang nagmumula sa iyo at patuloy nilang mapagtagumpayan ang kalungkutan, ang iyong kaaliwan at kapayapaan ang patuloy na tanggapin nila. Dinadalangin ko po ang aking ina, si Pastor Sol Maong, sa patuloy niyang paglilingkod sa iyo doon sa Magallanes, Cavite. Huwag mo siyang pababayaan, Panginoon, at patuloy na maging mabunga at matagumpay ang ministeryo sa dakong iyo. Ang aking buong pamilya, Panginoon, idinadalangin ko rin po sila sa iyo, aking mga mahal sa iyo. Layo man kami sa isa't isa, ngunit alam namin, binibigkis mo kami ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Ito ang aking panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat, Panginoon. Patuloy po kami dumudulog sa iyo sa mga oras na ito, Lord God, para pa rin po sa aming mga kapatid. Lord, si Tatay Doming Mangyalung, siya po ay nasa hospital muli ngayon. Patuloy po naming dalangin ang iyong pag-iingat sa kanya. Patuloy na kalakasang nagmumula sa iyo, O Diyos, ang aming pong hiling. Kay Cheryl Sanhil, healing from cancer, Lord God. Patuloy po naming dalangin ang iyong pagkilos sa kanyang karamdaman, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, O Diyos. Si Annalyn Santos, healing from breast cancer, Lord God. Patuloy na iyong pagalingin ang anak mong ito upang siya ipatuloy na makapaglingkod sa iyo, Panginoon. Hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ang anak mong ito upang magkaroon ng kagalingan. Ganon din po si Ninong Arsenio Manawat, healing sa kanyang karamdaman, Lord God. Patuloy na siya'y bigyan ng iyong kalakasan, Lord God, at makalabas na rin po siya sa hospital in Jesus' name. Lord, si Noel Cruz, complete healing from operation sa kanyang spinal, Lord God. Patuloy na ang kagalingan nagmumula sa iyo, Panginoon, ang igawad mo sa anak mong ito. Palakasin muli ang kanyang mga buto, Panginoon, upang siya ay makatayong muli at makalakad, O Diyos.
Lord, dalangin po namin si Jason Rico and Harold Priest Rico, guidance and protection po sa kanilang pagbabalik sa barko. Ano man po ang kanilang kakaharapin, Panginoon, alam po namin, O Diyos, na Ikaw ay kasama po nila, iingatan at magpapalakas sa kanila, O Panginoon. Dalangin po namin, Lord God, ang kahilingan po ni Kuya Samuel Landingin, approval of provisional authority of the PUVNP units with Lord sa LTFRB, Lord God. Igawad mo po sa anak mong ito, Panginoon, ang kanilang kahilingan para po sa kanilang mga kasamahan, Panginoon, na siyang nangangailangan po ng hanap buhay. Lord, si Melmar Sulit, in Jesus' name, i-bless mo, Panginoon, ang kanyang water station upang makatustos sa kanilang pangangailangan. Si Gloria Munoz, Lord God, patuloy na mabuting pangangatawan, Lord God, walang anumang karamdaman, Panginoon, kalakas ang nagmumula sa iyo. Lord, si Ed Sotelo, patuloy na blessing, pagpapala, Panginoon, sa kanyang buong family, kagalingan sa kanyang bunsong anak, Panginoon, mula sa karamdaman. Lord, si Diane Reyes, blessing, Lord God, sa kanyang buong family at sa kanyang work, Lord God, na pinagtatrabahuhan. Ikaw po ang patuloy na sumama sa kanya. Lord, si Beth Reyes, healing from anumang pong kanyang karamdaman na pinagdaraanan ngayon, Lord God. Ikaw po ang nakababatid. Hipuin mo po ng iyong mapagpalang kamay upang magkaroon po siya ng kagalingan. Lord, si Estrella Margallo, healing, Lord God, mula sa kanyang mga karamdaman, Lord God, patuloy na ibangon mo po siya sa banig ng pagkakasakit, Panginoon. AJ and Rance Reyes, patuloy na financial blessing, Lord God, ibuhos mo ng yung siksik liglig umaapaw sa mga anak mong ito, Panginoon. At kay Lito and Loida Reyes, Lord God, ay good health, Lord God, patuloy na kalakasang nagmumula sa iyo ang patuloy mong ipagkaloob sa kanila. Lord, we pray for Faith Nedakal, healing sa kanyang karamdaman, Panginoon, kagalingan mula sa mga ito, O Diyos, in Jesus' name, heal her, Lord God. Si Lucci, Lord God, follow up sa kanyang check-up, patuloy na maging okay po ang kanyang mga results, Lord God. Bigyan mo po siya ng kalakasang nagmumula sa iyo. At sa kanyang husband, guidance, Lord God, mula sa kanyang paghahanap buhay, Lord God. Ingatan mo po siya at lagi mo siyang samahan. Lord, si Kuya Romel Padilla, patuloy na dalangin po namin ang complete healing, Lord God. Hawakan mo po siya at patuloy na muli ibalik ang kalakasang nagmumula sa iyo, Panginoon. Si Roslyn Asuncion, physical healing in Jesus' name. Batid mo po ang kanyang pinagdadaanan, Panginoon. Kalakasan at protection, Lord God, ang patuloy na ipagkaloob mo sa anak mong ito. Lord, patuloy na dalangin pa rin ni Diane Reyes and Gregorio family. Blessing, Lord God. Blessing upon blessing at sa kanilang paghahanap buhay. Panginoon, maraming maraming salamat po. Kami po ay nananampalataya at nagtitiwala sa aming mga inilapit at idinulog sa iyo. Iniiwanan po namin lahat ito sa iyong paanan, Panginoon. At kami po ay nananampalataya, O Diyos, nagpapasalamat dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay iyong tinugon na. In Jesus' name, Amen. Amen. Patuloy ho tayong umawit sa ating Diyos, Have Thine Own Way, Lord. Search me and try me.
me, Savior, today. Wash me just now, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, ay patuloy na manalangin. Makapangyarihan at mapagmahal na aming Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat po sa inyo sa umagang ito sa aming dawn prayer. Salamat po, Panginoon, sa mga anak ninyo na ginising ninyo ng maaga para makasama po namin sa gawain na ito ng pananalangin. Salamat, Ama, sapagkat ibinibigay po ninyo sa amin ang inyong banal na presensya at sa maayos na kalusugan po naming lahat ngayong umaga na ito. Aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin po namin ang lahat po ng aming mga viewers sa umagang ito sa Dawn Prayer. At ganoon din, Panginoon, patuloy na inilalapit po namin ang kanilang mga mahal sa buhay. Aming Panginoong Diyos, ipinapanalangin din po namin ang aming first service, ang Ilocano service, ang second service po, Panginoon, ang aming traditional worship service ng Tagalog at English, at ganun din po ang Aldersgate, ang contemporary worship service ng Aldersgate at ng youths, Panginoon, sa araw na ito. Pinapanalangin po namin ang lahat po ng magbibigay ng inyong mensahe sa umagang ito. Lord, we ask for your wisdom na igawad po ninyo sa bawat sasamin sa aming pagbabahagi ng inyong banal na salita. And Father, we entrust unto you all our services this morning. And this we ask in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, tanggapin po natin ang biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Jesus. And now, may the grace of God our Father, the love and peace of our Lord Jesus Christ, and the inspiration of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.